Ibinalita ng Jelly sa kanilang mga kasapi ang tungkol sa nangyari kaya sinabi ng kanilang amo na ipapadala nito si Pink Jam upang kuhanin ang disc stone na may palatandaan ni Mo. Samantala, sinuri ni Holly ang disc stone upang malaman kung dito nagmula ang boses na narinig niya. Nang mag-concentrate siya ay doon niya nakita ang kanyang ama pero hindi niya ito nagawang lapitan dahil ayon dito ay may masamang kaluluwa itong katabi sa disc stone na iyon at kailangan itong manatili doon para kalabanan ang halimaw. Kahit papaano ay masaya si Jenki na nakausap ni Holly ang ama nito dahil ibig sabihin ay buhay pa iyon. Ngunit napaisip ito kung paano mailalabas ang ama ni Holly. Doon sinabi ni Holly na nakausap niya noon si Monolith at sinabing may pag-asa pang makabalik ang mga iyon kung gugustuhin niya sa pamamagitan ng mga disc stone. Pero sa kaso ng ama niya at ni Mo, magbabalik lang ang kanyang ama kung magagawa niyang ikulong ang kaluluwa lang ni Mo. Tinanong ni Holly kung paano yun gagawin pero nakatulog na si Monolith kaya wala siyang nakuhang sagot. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Holly kaya umano nito hinahanap ang lahat. Maya-maya pa ay pumunta na ang mga ito sa bayan upang kumain, habang pilit namang gumagawa ng palabas sina Suezo at Golem para kumita ng pera na magagastos nila sa paghahanap kay Holly, hanggang sa ulinin na ang mga ito ng mga gintong barya dahil natuwa ang mga tao sa kanila. Nang makatapos kumain ay narinig ni na Jenki sa dumaang lalaki na may dalawang weirdo na gumagawa ng palabas kaya nagmadali ang mga ito para manood. Ngunit naantala ang pagtakbo ng mga ito nang biglang itulak ng halimaw ang isang bata at hindi man lang humingi ng paumanhin. Dahil doon ay nagalit si Jenki at hinamon ng laban ang mga ito, ngunit wala silang nagawa. Pagkatapos gamutin ni Holly ang dalawa ay narinig nila sa mga dumaang tao ang tungkol sa pagsisimula ng Legend Cup. Pumunta ang tatlo upang manood at doon nila nakita ang mga halimaw na nakaaway nila kanina na silang mga lalaban. Habang nagmamasid si Holly ay sinabi nitong parang nakita niya sina Suezo pero natawa lang si Jenki at sinabing hindi pupunta ang mga iyon para manood ng ganong labanan. Dahil maraming kinitang pera ay nais na lang munang magpahinga ni Suezo kaya hindi ito pumayag nang yayain ito ni Golem na manood ng Legend Cup para sana magbaka sakali kung naroon sina Jenki. Sa laban sa pagitan ng dalawa ay agad na napabagsak ni Most si Battle Rock gamit ang Cherry Blossom Blizzard. At nang igawad kay Most ang parangal ay nakapaloob doon ang Gaia Stone Bag na ikinagulat ni Moki. Sakay sa isang bakal na ibon ay umalis na sina Most pati na rin ang mga manunood habang nakatingala pa rin ang tatlo at doon naisip ni Jenki na kung mapapasa kanila muli ang Gaia Stone ay maaari nilang mapalaya ang ama ni Holly. Dahil doon ay niyaya niya ang dalawa na subukang ipaliwanag ang sitwasyon at pakiusapan sina Most na ipahirim sa kanila ang bato. Ngunit nang makausap nila ang isang babae ay sinabi nito na nakaalis na sina Most at hindi umano basta-basta matatagpuan ang mga iyon. Para magkaroon na lang umano sila ng ganoon ay kailangan nilang manalo sa Legend Cup kaya sinabi ni Moki na susubukan niyang lumahok. Pagkatapos magparehistro sa labanan ay naglakad na ang tatlo, at dahil wala na silang pera ay kailangan na muna nilang maghanap ng matutuluyan dahil palubog na ang araw. Habang naglalakad ay naroon din pala sa lugar na iyon naglalakad sina Suezo at Golem kaya naman sa wakas ay nagkita-kita na ang mga ito. Masayang masaya ang mga ito at sinabing hindi na sila muling magkakahiwa-hiwalay pa. Samantala, galit na galit si Pink Jam dahil maling lugar ang pinagdalahan sa kanya ng mga jelly habang hindi na makapaghintay si Durahan na madala sa kanya ang disc stone nang sa gayon ay masakop niya na ang buong mundo. Kinagabihan ay naghapunan na ang lima at doon na ikwento ni Suezo kung paano sila hindi nagkahiwalay ni Golem noon. Hindi sila naging disc stone kaya napagdesisyonan nilang hanapin ang mga kasamahan habang naglalakbay sila pabalik sa Nayon. Dahil si Golem ang naging tagaluto sa paglalakbay nila ay talagang hindi magustuhan ni Suezo ang lasa pero ang totoo ay pangarap pala ni Golem na makapagtayo ng isang restaurant. Natuwa si Holly sa pangarap ni Golem kaya sinabi niya na tupadin nila iyon sa nayon niya oras na makumplito na muli sila. Habang natutulog na ang tatlo ay naiwang gising sina Holly at Jenki na iniisip kung nasaan na kaya sina Ham at Rigor. Kinabukasan ay naghanda na ang lima papunta sa Colat para sa Rookie Cup na sinalihan ni Moki. Sinabi ni Holly na kailangan nilang magmadali para makaabot sila kaya naman mabilis nilang narating ang bayan. Nag-alala si Moki dahil hindi pa niya ulit kayang gamitin ang Cherry Blossom Blizzard pero pinalakas lang ni Jenki ang loob ng kaibigan. Nagpatuloy na sila upang magparehistro at doon din sila natagpuan ni na Pink Jam. Habang nagpaparehistro ay narinig ng grupo ang tungkol sa bonus na papremyo na disc stone. Habang dala iyon ng babae ay bigla itong natisod sa bato dahilan para tumalsik ang disc stone kaya kumilos si Holly para saluhin ito. Nang mahawakan ang disc stone ay narinig ni Holly ang boses ni Rigor doon. Sigurado siyang si Rigor iyon kaya para makuha ang disc stone ay kailangang maipanalo ni Moki ang paligsahan.
Nang marinig ni na Pink Jam ang tungkol kay Ryger ay mas pinili ng mga itong huwag umatake dahil malakas umano ito na siyang tumalo noon kay Silver Ryger. Naiisip ni Pink Jam na sumali na lang din sa paligsahan at talunin si Moki para makuha ang Disc Stone. Upang maisakatuparan ang plano ng hindi nahuhuli ay kumuha ang mga jelly na maaaring ibalat kayo kay Pink Jam. Nagsimula na ang paligsahan at una nang nagharap sina Moki at Norizo. Dahil naalala ni Jenki na ang laban ng iyon ay katulad ng nilalaro niya sa mundo nila ay napangisi na lang ito. Sa paghaharap ng dalawa ay nagawang talunin ni Moki si Norizo gamit ang Makiki kaya si Moki muli ang makikipaglaban sa halimaw na halaman. Tulad ng kay Norizo ay natalo rin ito ni Moki sa tulong ni Jenki kaya masayang masaya ang dalawa. Pagkatapos ng dalawang laban ay binigyan muna si Moki ng oras para makakain at makapagpahinga para sa huling laban. Dumating si Suezo at ibinalita kung gaano umano kalakas ang susunod na makakalaban ni Moki dahil mabilis niyong napabagsak sina Norizo at ang halaman na animoy nagmula sa ibang union. Gayunpaman, malaki pa rin ang kumpiyansa ni na Jenki na matatalo nila iyon. Maya-maya pa ay nagsimula na ang paghaharap ng mga ito na parehong nagpakita ng kanilang lakas, ngunit habang tumatagal ang laban ay medyo humihina na si Moki. Habang nakadapa ito at tinatanggap ang bawat pag-atake ay narinig nito ang boses ni Ryger na malaki ang paniniwala sa kakayahan niya. Doon tumayo si Moki at paulit-ulit na inatake si Pink Jam gamit ang Monty hanggang sa masira ang pagbabalat kayo nito at doon lumitaw ang palatandaan nito bilang masamang halimaw. Dumating din doon ang Muddy Gel at sinabing peke ang kalaban ni Moki. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa din ni na Moki ang pakikipaglaban hanggang sa matalo na nila ito. Ngunit sinabi sa kanila ng lalaki na hindi maituturing na panalo si Moki sa laban dahil hindi naman nakarehistro si Pink Jam sa paligsahan. Nagsalita si Muddy Gel at sinabing hindi niya nagawang labanan si Pink Jam kaya kung nagawa yung talunin ni Moki, ibig sabihin matatalo rin siya nito. Dahil doon ay opisyal na idineklara si Moki bilang kampiyon sa Rookie Cup Tournament kaya iginawad sa mga ito ang premyo at ang ekstrang parangal na Disc Stone. Pagkatapos ay dumiretso ang grupo sa Dambana upang muling buhayin si Ryger. Tuwang-tuwa ang mga ito sa pagbalik ni Ryger kaya makakasama na muli nila iyon sa paglalakbay. Samantala, galit na galit si Durahan nang malaman ang pagkatalo ni Pink Jam na nag-iwan pa ng sulat na nagsasabing alam nilang mananagot sila kay Durahan kung babalik pa sila kaya nagpapaalam na umano ang mga ito. Ngayong kasama na muli ng grupo si Ryger ay si Ham na lang ang kulang sa kanila para makumpleto muli sila. Inalam ni Ryger ang susunod nilang sasalihang kompetisyon at sinabing sasali siya. Para kay Holly ay siguradong panalo na si Ryger, ngunit napaisip si Jenki kung tulad ni Moki ay nakalimutan din ni Ryger ang kapangyarihan nito dahil sa pagbalik sa pagiging Disc Stone. Upang malaman ay sinubukan iyon ni Ryger at laking gulat nito nang hindi nga iyon gumagana. Dahil hindi matanggap na wala ang kapangyarihan niya ay paulit-ulit yung sinubukan ni Ryger bagay na ikinainip ng grupo. Samantala, tinawag ni Durahan si Zebraner upang ipakuha dito ang Disc Stone sa grupo. Kasalukuyang naglalakad sa kagubatan ang mga ito at doon ay muling nakita ni Ryger sina Dayton Erics at Dayton Chris, ang dati niyang mga alagad. Sa tagal na hindi nagkita ay nagkwentuhan muna ang mga ito at sa kaniyaya ng dalawa si Ryger na magdiwang ng muli nilang pagkikita. Pumunta sila sa puno ng kalalagi na mangga na hitik sa bunga. Naunang tumawid si Ryger pero laking gulat nito nang mahulog siya sa isang buslo. Doon siya tinuwanan ni Ham na siya palang pasimuno sa patibong. Laking tuwa naman ni na Jenki nang makita na nila si Ham dahil sa wakas ay buo na sila pero may batang babae itong kasama. Ikinwento nila kay Ham ang mga hindi nito alam na pangyayari. Maya-maya pa ay dumating na ang batang babae at doon ito ipinakilala ni Ham sa mga kaibigan. Siya si Tama ang may-ari ng halamanan. Tinanong ni Holly si Tama kung paano sila nagkakilala ni Ham. Ikinwento ni Tama na iniwan ng mga magulang niya sa kanya ang halamanan kaya siya na ang namamahala dito, ngunit marami ang nagnanakaw at nangunguha doon ng prutas. Dahil sa sobrang laki ng lupain ay hindi niya iyon mabantayan na maayos kaya susuko na sana siya nang biglang bumagsak sa lupain niya si Ham at doon sila unang nagkakilala. Bilang pasasalamat ni Ham kay Tama sa pagligtas sa kanya ay napagdesisyonan niyang tulungan ito. Bagaman naiisip ni Ham na hanapin ang anim ay hindi niya magawang iwan doon mag-isa si Tama hanggang sa magtagal na siya doon. Dahil sa nalaman ay nalungkot si na Holly dahil hindi nila alam kung paano yayayaing umalis si Ham. Hindi nito maaaring iwan mag-isa si Tama lalo na at may gumagala pa ring masasamang halimaw, ngunit hindi naman mabubuo ang Phoenix kung wala si Ham. Pero sa tingin ni Holly ay mas magiging masaya doon si Ham. Tingid sa kaalaman nila na naririnig ni Tama ang usapan nila.
Kinabukasan ay nagpaalam na sina Holly Kinaham at sinabing huwag itong mag-alala dahil sasama na naman sa kanila ang dalawang alagad ni Ryger para tumulong sa paglalakbay nila. Paalis na sana ang grupo pero pinigilan ni Tama ang mga ito at sinabing alam niya na kaya pumunta doon ang grupo ay para sunduin si Ham kaya ayos lang umano na sumama na ito. Nag-alinlangan pa si Ham pero itinulak na siya ni Tama at sinabing ayos lang siya kahit wala si Ham. Umiiyak na nagpasalamat si Tama at saka umalis kaya humingi ng paumanhin si Ham at sinabing hindi na siya makakasama sa grupo. Nagpatuloy na ang grupo sa kabila ng kalungkutan dahil hindi na nila kasama si Ham. Samantala, habang nagpapawala ng lupa at malayo ang tingin ni Ham ay hindi nito naintindihan ang sinasabi ni Tama. Dahil doon ay nahal ata nito na nais talaga ni Ham na sumama sa grupo bagay na mariin nitong itinanggi at nagkunwaring magpapatrolya muna sa paligid. Maya-maya pa ay tinawag na ni Tama si Ham para kumain nang bigla nitong matano ang mga Zebraner na may palatandaan ni Mo. Nakita niyang papunta ang mga iyon sa gawin na dinaanan ng mga kaibigan niya kaya nag-alala si Ham para sa mga iyon. Nag-iisip muna ng mabuti si Ham kung pupuntahan niya ba ang mga iyon pero talagang nahihirapan siyang magdesisyon. Inatake na ng mga Zebraner ang grupo upang kuhanin ang Disk Stone pero lumaban ang mga ito para protektahan iyon. Para hindi mapahamak ay kinuha muna ni Suezo ang bag na naglalaman ng Disk Stone at sinabing magtago muna si Holly, ngunit nadukot ito ng Zebraner. Samantala, nang makatapos sa pagluluto ay tinawag na ni Tama si Ham pero tanging scarf na pula na lang nito ang nakita ni Tama. Ginamit ng Zebraner si Holly para ibigay na ng grupo ang Disk Stone at sa pagkakataong ito ay dumating si Ham. Sa isang pag-atake pa lang ni Ham ay napatakbo na nito palayo ang Zebraner bagay na ikinatuwa ng grupo. Biglang dumating si Tama upang ibigay ang scarf na naiwan umano ni Ham at may dala rin itong maraming prutas bilang kabayaran sa kasipagan ng kuneho. Pinalaya na nito si Ham at sinabing sumama na sa mga kaibigan upang talunin ang masasamang halimaw. Dahil doon ay sina Dayton Erics at Dayton Chris na lang ang nagpaiwan upang tulungan si Tama sa halamanan para maayos na maisakatuparan ng grupo ang kanilang misyon. Bago patuluyang lumubog ang araw ay nagpatuloy na ang grupo sa kanilang paglalakbay. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay narating na nila ang Mandy, ang pinakamalaking lungsod pagkatapos ng Tobil. Niyaya ni Jenki si Moki na mag-ensayo muli kaya biniro ni Ham si Ryger kung hindi rin ba ito mag-ensayo. Sumapit na ang gabi at nag-ensayo pa rin si Moki. Naiisip ni Jenki na yayain din si Ryger pero tumanggi ito at ipinakitang maganda na umano ang kanyang depensa. Ngunit hindi pa rin naman gumagana ang lightning attack nito gayong bukas na ang paligsahan. Maya-maya pa ay tinawag na sila ni Holly para kumain pero umalis pa si Ryger upang sanayan ang kapangyarihan para bukas. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na muli sina Jenki at Moki sa pag-eensayo at ganun din si Ryger na mas piniling paganahin ang kanyang kapangyarihan kesa mag-aral ng pakikipaglaban kaya nainas dito si Jenki. Kinabukasan ay nagparehistro na ang mga ito pero hanggang doon ay nagkakainitan pa rin sina Ryger at Jenki dahil sa hindi pakikinig ni Ryger. Maya-maya pa ay nakaharap na ni Ryger ang kanyang makakalaban si Terror Dog. Bago magsimula ay sinabi pa ni Ryger kay Jenki na huwag siyang didiktahan ang dapat gawin. Sa paghaharap ng mga ito ay nagawang mapatalsik ni Ryger si Terror Dog sa labas ng ring kaya ito ang panalo sa laban. Ngayon ay oras na para si Moki naman ang lumaban kay White Birch. Sinusunod ni Moki ang bawat pag-atake na sinasabi ni Jenki hanggang sa ma-knockout na nito si White Birch. Parehong nanalo ang dalawa kaya sila ang lumaban sa mga susunod pang mga kalahok hanggang sa finals. Una nang sumalang si Ryger laban kay Night Knighten. Sa tingin ng mga ito ay magiging madali lang ang laban dahil mukhang matatalo agad ni Ryger si Night Knighten. Pero mismong umpisa pa lang ng laban ay napatalsik na agad nito si Ryger at doon pa ulit-ulit na inatake. Sinubukang lumaban ni Ryger kaya pinayuhan pa ito ni Jenki na huwag magpadalos-dalos sa pagsugod pero dahil hindi nakinig si Ryger ay napabagsak siya ni Night Knighten na siyang itinanghal na panalo. Tinuwanan ng bata si Ryger dahil sa bulok umano nitong depensa bagay na ikinagalit nito kaya sinabi ni Ryger na lalaban pa rin siya pero napahiya lang siya sa mga tao dahil pinaalis na siya ng mga ito sa entablado. Sunod na sumalang si Moki laban kay Fake Penguin. Napansin ng breeder ni Fake Penguin na kumpara kay Ryger ay may pagsasanay na ginawa si Moki. Nung una ay nagagawa pang patalsikan ni Fake Penguin si Moki pero dahil hindi magpapatalo ay pilit lumaban si Moki hanggang sa magawa na nitong gamitin ang Cherry Blossom Blizzard na siyang nagpabagsak kay Fake Penguin. Dahil patas ang laban ay kailangang may lumaban muli sa grupo ni na Jenki. Pilit tumetayo si Moki upang makalaban muli pero sinabi ni Ryger na siya na ang bahala. Naniwala ang dalawa kay Ryger kaya ito muli ang makakalaban ni Night Knighten.
Dahil natuto na si Ryger sa kanyang pagkakamali ay ginawa na rin itong iwasan ang mga pag-atake ng kalaban at tinanong kay Genki kung anong mga susunod niyang gagawin hanggang sa maipanalo na nito ang laban gamit ang kanyang lightning attack. Huli ay sa kanila iginawad ang parangal kaya naman nagawa nilang makakain sa mamahaling restaurant. Nang sumunod na araw ay ibinalita ng pusa na ang grupo ni na Genki ay kasalukuyang naglalakbay sa baybayin lampas Mandi. Dahil doon ay tinawag na ni Durahan ang mga Aqua Clay para sundan ang grupo at makuha ang Disc Stone ni Mo. Samantala, muling sinubukan ni Holly na pakiramdaman ang kanyang ama sa Disc Stone pero hindi niya iyon magawa. Pinalakas ng grupo ang loob niya at sinabing huwag mawawala ng pag-asa dahil hanggat nasa kanila ang Disc Stone ay magkikita rin sila balang araw. Maya-maya pa ay nagpatuloy na sa paglalakad ang grupo nang bigla nilang makita ang daungan. Pinuntahan nila iyon at habang sinusuri ni na Holly kung may tao doon ay sinubukang gamitin ni Genki ang mga makinarya, nang biglang may maramdamang kakaiba si Ryger at doon lumitaw ang mga Aqua Clay. Kinalaban nila ang mga ito nang biglang may magpaputok sa pwesto nila dahilan para mabulabog ang naglalabang grupo. Sa lakas ng pagbagsak ni Golem ay nabitawan ni Holly ang bag na naglalaman ng Disc Stone kaya agad na sumisid ang mga Aqua Clay para kuhanin iyon. Sumunod si na Genki sa mga ito ngunit muling umatake ang submarine sa kanila kaya umatras na ang mga Aqua Clay habang iniangat naman nito si na Genki at pinagbintangang magnanakaw ng kayamanan ng lumubog na barko ng mga pirata. Itinanggi ng grupo ang paratang pero muli silang inatake ng nagpakilalang manlalakbay na si Professor Goldesh. Plano sana ni Ryger na kuhanin ang atensyon ni Goldesh at saka sisisid si Ham pero sinabi ni Genki na lubhang delikado dahil sa sobrang lalim ng dagat. Nag-iisip ng plano ang mga ito hanggang sa muli silang magpakita kay Goldesh dala ang bandilang puti na simbolo ng pakikipagpayapaan. Nakiusap silang mahiram ang submarine nito upang makuha ang Disc Stone sa ilalim ng dagat bago pa sila maunahan ng mga Aqua Clay. Ngunit sinabi nito na kung sisisid sila doon ngayon ay magiging damong dagat sila dahil sa pagbabago sa dagat tuwing hapon at maging ang submarine niya ay hindi na makakabalik hanggang bukas ng umaga. Dahil sa nalaman ay inisip ni Ham na sa ngayon ay ligtas pa doon ang Disc Stone. Gayunpaman, muling nakiusap ang grupo na ipahiram sa kanila ang submarine bukas at sinabing gagawin nila ang anumang hihinging kapalit ni Goldesh. Dahil doon ay nagsilbi sila kay Goldesh kaya kahit gabi na ay naglilinis at naglalaba pa sila ng mga gamit ng professor. Kinabukasan ay pinapili ni Goldesh ang grupo ng tatlong sasama sa kanya dahil hindi naman magkakasya kung sasama silang lahat habang ang mga maiiwan naman ay muling maglilinis. Sa pagsisid pa ilalim ng submarine ay agad itong sinundan ng mga Aqua Clay. Pinakiramdaman na ni Holly kung nasaan ang Disc Stone kaya nagawa nitong maituro ang daan papunta doon. Nang maramdaman ni Holly na malapit na sila sa Disc Stone ay bigla namang nagkaroon ng malakas na pag-agos ng tubig kaya nadala ang submarine nila. Sa kabutihang palad ay doon sila inanod sa kinaroroonan ng Disc Stone kaya muli na itong napunta kay Holly. Laking gulat naman ng professor dahil sa wakas ay natagpuan niya rin doon ang barkong matagal niya nang hinahanap. Pinasok nila iyon at laking tuwa ni Goldesh nang matagpuan niya sa loob niyon ang napakaraming mga ginto. Kukuhanin na sana nila ang mga iyon nang biglang dumating ang mga Aqua Clay. Inarap ni na Genki at Moki ang mga ito habang bumalik naman ang professor sa kanyang submarine at ginamit iyon para umatake kaya pumasok na rin doon si na Genki ngunit naiwan pang nakikipaglaban si Moki. Bumalik ang professor upang kumuha ng mga ginto at nang papasok na sana sa submarine si Moki ay inunahan ito ng mga Aqua Clay kaya nahulog ito sa tubig at tinangay ng mga masamang halimaw. Wala nang ibang pagpipilian si Goldesh kundi bitawan ang mga ginto para makuha si Moki. Hindi pa din tumigil sa pag-atake ang mga ito kaya ginamit na ni Moki ang kanyang kanan atak na siyang nagpasabog sa mga halimaw. Dahil sa lakas ng pagsabog ay nagbaka sakali si Naham na may nadalang ginto papunta sa dalampasigan kaya naghanap ang mga ito kahit palubog na ang araw. Maya-maya pa ay umalis na ang professor kaya nagpaalam na sila at nagpasalamat sila dito.